tayo ngayon ng isang simple pero napakasarap na putahe. Samahan nyo kami. Ready na natin, naka-ready na namin ibang mga gagawin para mas mabilis, no? So, una, pero tayo, ululutuin natin ngayon yung hipon. Yung hipon na to, bali, kalahating kilo siya, tinanggalan na namin siya ng bigote niya, tsaka yung mga paa, tsaka yung buntot. Okay, hindi na namin siya dinivein, kasi, actually, ano lang yun, digestive tract ng hipon yun, safe naman siyang kainin, hindi siya masamang kainin ng tao. Pero personal preference niyo, kung gusto niyo buksan niyo at tanggalin yung vein, okay lang din. So prito muna natin tong hipon, no? But habang pinapainit natin tong wok natin, ito yung ibang mga kakailangan niyo: bawang, sibuyas, onion spring, tapos chili flakes. Pero kung wala kang chili flakes, pwede rin yung siling labuyo lang. Mantika, pepper, at saka asin, at saka itong asukal. Ngayon, kami, pag nagluluto kami, usually, hindi advertisement to, ha, Ginisa mix ang ginagamit namin. So, ang ano lang, ang concentration lang nung kumbaga, kung kailangan mo maglagay ng isang kutsarang asin, instead of doing that, bawasan mo yung asin, tapos dagdagan mo ng Ginisa mix kasi may alat din siya, at the same time masarap siya sa pagkain. Pero wag masyado, ha, hindi maganda yun. So mainit na yung ano natin, mainit na yung wok natin. Iprito lang natin yung hipon ng siguro mga 2 maximum 3 minutes on each side kasi madali lang naman siya maluto, and at the same time hindi rin maganda pag sobra, pag na-overcook yung hipon, hindi rin maganda. Okay? Just make sure na mainit na yung kawali, at saka huwag masyadong marami. Huwag masyadong marami ilalagay mong hipon para mas yung init, kontrolado mo, mas crispy siya. Okay? Babalikan ko na yung mayroon. Pala, importante lang na hindi nyo siya dinivein, di ba? Pero siguro din nyo lang na mahugasan siyang mabuti. Kasi syempre galing siya sa dagat, tapos sa iba't ibang kamay, iba, mga isda, sa palengke, o sa mga nakikin sa lako. Tapos patuyuin, i-drain nyo lang siya. And gawin natin siyang dalawang salang. Patansyay na lang natin ito. Magic, no? Ayan, napilito na po natin yung hipon. So, susunod na natin yung tawag rito, bawang. Nagigisa na tayo ng bawang. So, importante pag nagigisa tayo ng bawang na gamitin natin yung mantika ng hipon para mas masarap. Konti lang. Mas malasa? Mas malasa, syempre. Ngayon, siguraduhin na natin na naka-low flame lang tayo. Kasi ayaw natin, hindi naman natin ano, nasunugin yung bawang, eh. Hindi naman yun ang objective natin. Ang objective natin is lumabas yung lasa ng bawang. Ang nga pala ito, spicy garlic shrimp. Okay? So, may hindi kasi kami sa maanghang at saka sa medyo matamis-tamis. Baka nagtataka nga pala kayo, ba't ako nagluluto? Ito po ay aking obligasyon. Kasal po kami simula 1996, so 23 years nag-celebrate kami. Wow! Simula nung time na yon na nag-asawa kami, talagang doon ako nagsimulan mahiling magluto. Yung muna ako tinatawagan ko yan. Nay, paano ba lutuin yung adobo? Paano ba lutuin yung sinigang? Hanggang maging passion ko na talaga. And eventually, nang nag-work kami sa Singapore, ito yung naging unang trabaho ko. So, lagyan na po natin yung bawang, no? Madaldal po talaga ako, eh. Siguraduhin na natin, mahina yung apoy.
tuloy natin siya hanggang maging parang, alam mo yun, nilalagay sa ano, mga crispy na garlic, nilalagay sa siomay. Kasi itatoppings natin siya. Hindi rin natin siya sasama sa sibuyas pag niluto kasi hindi naman siya katulad nung yung pag nagigisa ka ng ano. Ito, itatoppings natin yung garlic. So, importante rito, naluto yung garlic, medyo crunchy siya. Tapos, pagpatapos na yung niluluto natin, saka natin lalagay yung bawang. Pero sa ibang luto, okay lang yan. Pag mamula-mula na yung bawang, halo niya na yung sibuyas. But this time around, medyo hihiwalay natin siya. So, yan. Okay na yung bawang natin. Hanuin na natin siya. Lumalaban na yung amoy ng bawang. So, yun yung gusto natin. Lumabas yung amoy tsaka yung lasa ng bawang. Tapos, susunod na natin dyan yung sibuyas. Natin siyang maluto. Yung pagdating sa mga alat sa anghang ay mas nakakalam yan kasi ang lulutuan nyo, sila ang kakain. So, depende yan kung medyo malamis-namis ang hilig nila, then dapat medyo mas matamis-tamis yung pagkain nyo. Kung maanghang naman, yan ang pinakamadaling lutuan. Kasi basta maanghang ang pagkain, masarap. Pag, kahit masarap yung luto nyo, pag hindi maanghang yung pagkain, hindi sila gaganaan. So, kaya nga mas madaling lutuan yung pamilya mo kaysa sa ibang tao. Kasi, alam mo kung anong hilig nila, di ba? Tama. So, ayan. Okay na yung sibuyas natin. Lalagay na natin ngayon yung hipo. Pag nagluto kayo, di ba yung matabang, huwag lang maalat. Kasi yung matabang, madali lang remedyoan yan. Pero pag maalat na, sabaw, salsa, gano'n. Medyo nakakadismaya na. Pwede natin laksan ng konti yung apoy natin. Medium heat. Tapos na tayo sa bawang. Napakasimple lang ito. Para alam din nagprito ng hipo, kaya alam may dagdag na procedure. Ha? So, lagyan na natin siya ng paminta. Yung ginagamit namin dito is kadalasan pag nagluluto kami, hindi yung pulbos. Kasi parang wala siyang ano. Lasa. Ayan. Asin. Gaya na sabi ko, bawasan mo yung dami ng asin. Papalitan mo ng ginisa mix. Tapos, ang pinasukan. Haluin lang natin, no? Gaya na sabi ko, medyo matamis kami kumain. So, kung hindi kayo mahilig sa matamis, huwag ko lagyan ng asukal. Eh, konting-konti lang ang asukal. Kasi sila, may kanya-kanya sila. Pag may ingredients kasi, may kanya-kanya silang purpose dun sa niluluto nyo. Ayan, lagyan na rin natin yung chili flakes. Ayan. Kung wala yung chili flakes, pwede rin yung siling labuyo na hiwain nyo na. Ang problema nga kasi sa sili, tsaka bukod doon, nahirap kang tiyayin ng sili kasi kung minsan may siling sobrang anghang, may siling sakto lang, may siling walang anghang. Tapos, yan. Ilagay na natin yung ating spring onion. Okay. Dali lang kasimple. Okay, so plating na natin to. Pabalik kami. Ayan na po, magic na naman.
So ikinapis na lang namin yung pinrito nating garlic kanina at saka yung natirang ano ba to? Spring onion. So tapos na, ready na natin kainin. Tara, kain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to sa Nothing Serious, ha? Pag tinipe nyo yung Nothing Serious, yung K-N-O-T-T-I-N-G, Nothing. Actually, parang kinasal eh. Nothing Serious. Una lalabas kami doon mag-asawa. So, salamat po at hanggang sa susunod. Thank you for watching! Bye.